Sa darating pong October 16 hanggang 20 ay magaganap ang longest running trade fair sa Pilipinas. And this time ay mga produktong mula sa gitnang Luzon naman ang kanilang itatampok. At yan ay ang likha ng Central Luzon Trade Fair. At upang malaman po natin ang iba pang detalye nito ay makakasama natin ang Regional Director ng DTI Region 3 na si Ma'am Edna Rizon at kasama rin niya ang dalawang exhibitors na sina Jewel May Canare de Leon at Maylene Morales. Magandang umaga po sa inyo at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po. Magandang umaga po sa ating ka-RSP, lalo na po sa ating magandang anchor, si Ma'am Dian and Sir Audrey. Sa DTI po, nagagalak po kami maimbitahan para mag-promote po ng aming 26 likha na Central Luzon na gaganapin po sa October 16 to 20 sa SM Mega Mall. Alright, Ma'am Edna, para po sa kaalaman ng mga ka-RSP natin, ng ating mga kababayan, ano po ba yung likha ng Central Luzon Trade Fair? Ano po ang layunin nito? At gaano po ito katagal at gaano po karaming entrepreneurs o MSMEs ang naabot ng proyektong ito? Ang isang mandato po ng Department of Trade and Industry ay yung tumulong sa ating mga SME, which is SME development, no? So, under this program, we wanted to create more market access sa ating mga SMEs, lalo na po yung nagsisimula at gusto magsimula. So, ang likha ng Central Luzon ay isang platform, marketing platform, na organized by DTI in partnership with the Phil Export Region 3. So ito po ay isang marketing platform na nagbibigay oportunidad sa ating mga nagnenegosyo na ma-promote po yung kanilang mga ginagawang mga produkto. So this is a regular event and this is the culminating activity ng DTI sa lahat po ng programang assistances na binigay po namin sa mga SMEs. Ito po ay gaganapin sa October 16 to 20 sa SM Mega Mall. Ginagawa po ito sa Manila dahil alam natin marami po ang foot traffic dito po sa SM. So marami pong oportunidad para sa kanila mag-generate ng maraming sales pag ginagawa po namin ang mga trade fair dito po sa SM Mega Mall. Alright, Ma'am Edna, ano po ang masasabi po ninyong highlight ng upcoming likha ng Central Luzon Trade Fair? Ano po yung mga asahan po na mga pupunta po sa naturang aktibidad? First, Ms. Dian, every year meron po kami mga iba't ibang highlight. This year, this is the 26th no, year of the likha ng Central Luzon. It's a showcase po namin yung mga innovative products po na ginawa ng ating mga SMEs. Ang DTI po ngayon, ang pinupurso po niya is efforts on sustainability and innovation. And considering digitalization is one of the agenda ng ating Secretary, Christina Roque, kami po ay nag-move for initiative na baguhin yung mekanismo ng paggawa ng produkto sa ating mga SMEs. So this year, i-highlight po namin yung mga gawang obra ng bawat probinsya from Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales. At kanya-kanyang provincial branding po ang ipopromote nila. Of course, for Aurora, we have the Siyempre Aurora. For Bataan, we have Galing Bataan. Bulacan, we have Katak Bulakenyo. Pampanga, we have Love Pampanga. Tarlac is Natural Tarlac. And Zambales, Zambales Finest. So each provincial branding highlights every product na ginawa po, lalo na po yung mga innovative. At ang i-feature po ngayon will consist of mga pagkain, mga beverages, handicraft, furniture, fashion accessories, mga cacao, coffee base, wearables and homestyles at marami pa po, no? So, agri-based crops na ginawa nila based on research and development na binigyan na rin ng suporta ng ating iba't ibang ahensya in collaboration with DOST at po ng mga relevant agencies na tumutulong para mapaganda yung produkto ng ating mga SMEs. Okay, para naman sa ating mga exhibitors, ano, si Jewel at saka si Maylene, bilang kayo'y kabahagi ng trade fair sa nalalapit na likha ng Central Luzon Trade Fair, ano po ba yung mga produkto na ipapakita o ipapakilala ninyo po? Go ahead, Ms. Jewel.
Magandang umaga po, no? Kami po ang ako po ay sa Action Incorporated. So kami po ay isang NGO, no, organization. So ang aming pong mga livelihood products ay gawa po ng mga parents from the community of Olonga po and Zambales and of course Bataan po. So yung mga product po namin is mula po ito sa mga fabrics po na scrap fabrics po siya, pero bago po yan mula sa palengke. So basically yung mga gawa po ng mga parents namin ay friendly po siya, no, environment friendly, kasi instead of wasting po ito at itatapon na lang kasi ng mga nananahi po sa atin sa palengke, ay binibigay po sa amin. At ito po yung mga ginagawang products po namin. So kami po ay nagbibenta ng mga accessories, kagaya po ng crane earrings, kung saan gawa po ito sa fabrics, yung ating hikaw, mga wallets po, yan, brooch pin, hair pins, at iba-iba pa pong klase ng bags po, na fashionable bags na makikita po natin. So abangan po ninyo ito lahat sa likha ng Central Luzon Trade Fair. Wow! Kay Ms. Miley naman po, ano po ba yung inyong mga produkto? Magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayon pong darating na trade fair, i-showcase po natin ang ating mga eco-friendly products. So meron po tayong iba't ibang klase ng bayong na made of buri, made of sabutan, and pandan. Meron din po tayong mga other sustainable products na gawa sa coconut shells. Yan. So meron po tayong maraming pamimilian para sa magandang pang gift and giveaways, kagaya ng coin purse, pamaypay, tissue holder, wine bag, at marami pa pong ito. Para po ulit kay Ms. Jewel at Ms. Mylene, bilang isang entrepreneur, gaano po kalaki ang naitutulong po sa inyo ng pagsali sa mga trade fair, kagaya na lamang po nitong likha ng Central Luzon Trade Fair? Ms. Jewel. Ito pong pagsali sa likha ng Central Luzon, sobrang laking opportunity po ito, no, para sa amin. Una, syempre, para ma-promote po yung gawaan ng mga parents, no, at makatulong po sa kanila, dahil ang amin pong chikara po ay talaga pong para po makakita po or magkaroon po ng extra income yung mga magulang po, no, na nasa community, para rin po sa mga kabataan at sa mga anak po nila. So talagang promotion po ito para sa amin. And bukod po doon, syempre, sa organization din po namin para ma-promote po at makilala. Hindi lang po dito sa Olonga po, no, kasi sa ngayon po, Olonga po lang po yung base ng aming mga products. Pero para dalhin po to sa ibang lugar ay napakalaking oportunidad para magkaroon din po kami ng mga buyers from the different parts po ng ating bansa. Okay, Ma'am Edna. Si Ms. Mylene. Yes, okay. Ms. Mylene, go ahead. Paano po nakatutulong itong trade fair na ito para po sa inyo? Ayun po. Kagaya po nung sinabi ni Ms. Jewel, napakalaking opportunity po nito para maipakilala natin yung ating mga produkto sa wider market. Ayan po. Tapos isa rin po itong promotion para sa mga sustainable products, dahil gusto po nating i-promote na mas maganda pong gumamit ng mga sustainable na produkto para po maiwasan yung kagaya ng paggamit ng single-use plastic. Yan po. At para po maipakilala din po natin o maipagmalaki yung pong galing ng ating mga local artisans. Ayan. Well, para naman po kay Ma'am Edna, no, bukod po dito sa pagbibigay ng opportunity sa mga MSMEs na makapagtinda, ano pa ba yung iba pang tulong na ibinibigay ng DTI para sa mga maliliit na negosyo? Marami po kaming intervention support sa ating mga SMEs, existing o new man. Like for example, yung mga trainings po namin, online or physical, face-to-face, sa larangan po ng product development, packaging, label designs. And then we have also the Shared Service Facility Program, na kung saan ito po ay programang nagbibigay po kami ng mga equipment para sa ating mga cooperatives, mga organized groups na mayroong produkto. Nagpapahiram po kami under use of frac agreement ng mga equipment para mapaganda po yung production ng kanilang mga business, lalo na po yung production efficiency. Ano po. We have also assistance regarding technical support sa pag-register po sa FDA, yung Food Drug Administration, dahil kailangan po bago sila masali sa pag-trade fair o pag-participate sa trade fair, kailangan po compliance sila sa FDA. Registered lahat at ano mong regulatory requirements, kasi po ang merkado kailangan nito, eh, bago natin sila ma-link o ma-expose sa market.
Of course, we have the market matching. Nagbibigay po kami opportunity para ma-showcase. We do investment roadshow, local and abroad, even trade promotions. Sumasali po kami sa mga international events. And then we invite SMEs na ready na to explore the export market. We have the mentoring and the coaching under the Kapatid Mentor Me. Ito po ay isang programa na kung saan ini-invite namin yung mga SMEs para mag-aral. Para siyang a master program for free. So lahat po ng business operations, management, organization, kinukover po ng programa na to. At gagawa po sila ng isang business improvement plan para mapaganda yung takbo ng kanilang business. And of course, we have the Negotiation Center Services, wherein lahat po ng areas dito sa region and the countryside as a whole, meron po kami mga negosyo centers wherein yung ating mga business counselors ang nagsaserve as mini DTI office para bigyan po na yung mga pangangailangan ng ating mga gustong magnegosyo at nagnenegosyo para mag-expand at mag-grow. So ito pong lahat po na to, binibigay po namin sa mga SMEs na willing to explore more opportunities para mag-create ng distinct niche nila sa larangan po ng pagmamarket ng kanilang produkto. Of course, we have also the export assistance. Isa po yung export development namin. Gusto natin yung ating mga local SMEs ay patungo rin sa international market. Hindi lang po dito sa local, but we make them ready to explore the export world. Alam naman po natin, through digitalization, they can do this already. In fact, we have onboarded a lot of SMEs to online marketing platform. And nagbibigay po kami ng mga consultancy services na how they can tap mga merkado sa abroad, no po. So, ginaguide po natin sila towards export din. And the past three years, with digitalization, ito na po ang focus ng DTI. Talaga pong nile-level up namin sila. In fact, they're now participating sa lahat po ng mga marketing online platforms like TikTok, Lazada, Shopee, Union Bank, Global Linker, and even the Sumago na nandito po sa Pilipinas. So, kung titignan po natin, ang dami na po nag-onboard sa digital. So, ang posibilidad ng ating mga produkto na ma-promote sa abroad, no, malaki po ang oportunidad para sa mga SMEs. Oh, maraming salamat po, ha, Ms. Edna, at sa ating mga kasama exhibitors, si Ms. Jewel at Ms. Mylene. Maraming salamat po at congratulations in advance na po sa gaganaping 26th Lekanang Central Luzon Trade Fair. Thank you very much po.